Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang Di Umano'y balitang Congressman Sandro Marcos matapang na nagsalita patungkol sa Di Umano'y dahilan ng pagkawatak-watak ng unit team. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kumakailan nga lamang sa isang pahayag, nagsalita na si Congressman Sandro Marcos kaugnay sa tila pagkawatak-watak di umano ng unit team. Ito na yata ang hinihintay ng lahat na may magsalita sa kung sino at ano ang dahilan sa tila pagpapasabong ng mga Duterte at Marcos. Nagbigay nga na makabuluhang pagpapaliwanag si Congressman Sandro Marcos ukol dito sa ngayon kasi sa mga nangyayari porket galit sila sa mga Duterte. Naniniwala agad sila sa mga paninira dito. At yung iba naman na may galit sa mga Marcos, naniniwala din agad sa mga naninira dito. Kaya andun na ang paghati-hati, hindi na nila naiisip kung sino ang matutuwa at ang magiging resulta sa mga nangyayari ngayon. At alam naman natin, malapit na ang 2025 election. At alam naman natin ang pagnanais ng mga oposisyon o dilawan na makabalik sa gobyerno. At alam naman natin ang kanila ring kagalingan, kaya gagawa sila ng paraan para muling makabalik sa pwesto. At ang lakas ng tandem ng Marcos at Duterte na alam nating hahadlang sa kanilang kagustuhan, kaya malabong makabalik ang mga dilawan. Kaya wala silang ibang gagawin, hindi pag-awayin di umano ang dalawang malalakas na lider, Duterte at Marcos, at guluhin para humina ang depensa at muling makapasok ang oposisyon sa gobyerno. Pero tanong ng mga kababayan, totoo kaya ang mga alegasyon na pinupukol sa kanila ng mga dilawan o sinisira lamang sila ng mga oposisyon? Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ang kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, paro pa sa sikat ng araw na si Tamba talaga ang mastermind at pa si Mono. Kaya nasisira ang unit team. Wala talagang ibang hangad yang si Tamba, kundi makatungtong sa pinakamataas na posisyon ang maging presidente ng Pilipinas. Kaya nga niya isinusulong ang PI dahil di niya kayang talunin si VP Sara Duterte. At para shortcut lahat, gustong maging Prime Minister ng Pilipinas. Grabe ka talaga, Tamba. Puro ka na lang pangarap. Hindi mo na inisip ang taong bayan. Kawawa naman ang mga mahihirap. Dapat talaga palayasin na yan sa Kongreso. Puro naman talaga yan yabang yang si Tamba. Ang taas pa ng pangarap, hindi naman yan kilala ng taong bayan. Klaro pa sa sikat ng araw ang pagkadilawan niya. Kaya mahal na Pangulong Marcos, palitan mo na yan para di na lumala pa ang sitwasyon. Nasisira tuloy ang unit team dahil sa kanya. Kakapa Sandro, nagmamasid pa sana kayo sa inyong kapaligiran. Huwag masyadong maniwala sa ambisyosong tiyuhin. Ito lang ang dahilan na pagbagsak sa inyong sarili. Huwag kang maging traidor at sana marunong kang lumingon sa inyong pinanggalingan. Huwag masyadong bilib sa sarili. Matuto kang magpakumbaba. Mararamdaman ng mga nasa Kongreso ang pagtaas ng mga bilihin sa palengke, mall, grocery at sa mga store. Sapagkat ang nasa Kongres ay may mga extraordinary fund at may travel expenses. How come nilang maramdaman ang hirap sa pagtaas ng bilihin? Sarap ng buhay nila sa bahay na naka-aircon, sa kotse na naka-aircon, sa opisina na naka-aircon at pag-travel sa ibang bansa. Gayun din naman. Kaya tayong mamamayan, magtiis sa hirap sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Sariling sikap na lang tayo. Umalam na mga bagay na pagkakitaan o mag-training na makabagong trabaho para kumita. Huwag nang umasa sa gobyerno kung tungkol sa inyong ikabubuhay. Iboto na lang natin ang tunay na may malasakit sa mga mamamayan at para sa ikauunlad ng bayan. Kilala na naman natin kung sino ang mga tunay na maaasahan sa kapayapaan at sa kaunlaran. Gamitin ang isip at experience sa mga naging public official, iyong tunay na may naitulong sa bansa at mamamayan. Unquote. Ito din yung gusto kong ipaintindi sa lahat. Panoorin natin ang sinabi ni Senator Amy. Hindi ako nagkagalit sa kanya. Wala namang galit doon. Hindi namang personal. Wala namang galon. Wala namang kinalaman sa pamilya, galit na personal. Ang problema, ang nasisira dyan, yung administrasyon na dala yung pangalan namin. Marcos Administration ang minawasak niya. Yan ang problema. Ngayon, kung sino pasinunod dyan, eh, hindi ko na alam. Pero lahat, itutulong siya. Kung tatawin natin sa testimonya ni Mr. Oñate,
Eh, hindi naman ako nagsabi nun. Sino nagsabi nun? Eh, yan ang problema. Kung sino nakapasira sa administrasyon na Marcos, syempre, kailangan iwasto ko. Yun naman ang gusto ko lang mangyari. Ayoko naman makipag-away. Ilala naman ninyo, kung tagal-tagal ko na. Hindi naman ako pala away. Hindi rin ako bastos magsalita. Pero pag inunahan ninyo ako, hindi rin ako umuro. 100% mga Lods, agree talaga ako kay Senator Amy. Diba? Ang issue kasi dito is sinisira ni Romualdez ang tiwala ng taong bayan, diba, sa Marcos administration. Diba? Pansinin mo ngayon, nagkakanda gulo-gulo na. Diba? Kasi may mga gustong gawin si Romualdez, may mga ginagawa siyang hakbang na nakakasira talaga, no, sa mga Marcos. Like ganyan, may bayaran. Diba? Yung People's Initiative ng mood ng pera. Tama ba yan? Okay ba yan? Diba? And kalat na all over the news na ang may pakana si Speaker Romualdez. Diba? Even mga congressman, huling-huli. Diba? Gets na gets mo talaga na ang source at ang pakana niyan si Romualdez, si Speaker Romualdez. Okay lang yun sa inyo? Diba? Talamak ang bayaran. Yung iba nga, pumirma, hindi nila alam. Akala nila, ayuda. Yun pala. Charter change na pala. Grabe ba yung kayod natin, di ba? Para manalo lang si PBBM at saka si VP Inday Sara. Halos si President BBM na nga lang yung, di ba, kinakampanya natin at that time para manalo lang eh. Tapos papasok sa eksena si Speaker Romualdez. Sino ba siya? Hindi naman natin siya binoto. Di ba? Kaya yung ibang loyalista, intindihin nyo. We support President BBM, pero we don't support Romualdez. Kasi sa pinaggagawa niya, sinisira niya ang ating presidente at ayaw namin yun. Ako kung papipiliin ako, tapusin ang termino ni President BBM. Walang matatanggal, tapusin, ayusin, pero huminto na yan si Speaker Romualdez. Kasi dahil naman sa kanya, nagkakanda gulo-gulo eh, di ba? Yan kasi, di ba? Pag presidente ng Pilipinas, di ba, yung kagustuhan ng presidente ng Pilipinas ang masusunod. Hindi kagustuhan ng First Lady, hindi kagustuhan ni Romualdez. Kaya gets ko yung panggagalaiti ni Senator Amy. Yun na yun eh. Tapos yung ibang loyalista pa, hindi nila kinukundi na ang pinagagawa ni Romualdez. Yung iba pa sinusuportahan, yung iba pa pinapagtanggol pa. Hindi ba kayo natatakot sa pinagagagawa nyo? Diba? Dahil sa pinagagagawa nyo, nasisira si President BBM. At baka mamaya, sasabihin naman may ibang senador kung anong pinapapirma ko dito. Kasi baka mamaya, sasabihin na may People's Initiative na naman dito. Basta itong mga makulit na mga senador, siguro tigilin na lang natin yung pagmamarites nila. Gumawa na lang yung trabaho nila at gumawa na ng tamang batas na lang. So our side deal lang yan. Ha? Ito mga mamamasipag na mga kongresista. Sila talang nagtatrabaho. Wala kaming backlog sa Kongreso, ha? Lahat ng LEDAC, priority measures, bills, lahat ng SONA legislation, tinapos nila. Ito talaga, this is the best Congress. Yung 19th Congress ng House of Representatives, sila talaga ang pinakamasipag. Yung mga kaibigan natin sa Senado, siguro mag-catch up na lang kayo. Dami mong back subject, ha? Kaya stick to the subject of your job, which is legislation. Huwag na lang kayo magmamarites. Magandang umaga po! Baga ag lips. Grabe. Talagang tinitira niya yung Senado eh. No? Talagang pinapamukha niya na siya ang pinakamasipag. Diba? Pinakamasipag na congressman sa balat ng lupa. Tapos pinapamukha rin niya na ang mga Senado, ang mga senador ay nagmamarites lang at pinakatamad. Grabe. Ngayon lang ako nakakita ng Speaker of the House. Grabe. Sobrang sipag nga niya, mga Lord. Sobrang sipag. Kasi lahat ng events andun siya. Diba? Lahat ng events pinupuntahan niya. As long as may mga tao, no? Talagang pinapakita niya ang kanyang mukha. Grabe. No? Sa ilang years kong nakatira sa Pilipinas, ngayon lang ako nakakita ng Speaker of the House na grabe, hawak ng hawak palagi ng mic. Salita ng salita. Diba? Parang, ano bang pinagagagawa mo? At ito pa mga Lods,
Diba? Kung hindi siya at mga kongresista ang may pakana, diba, ng pirmahan ng People's Initiative, sino? Diba? Yun yung pinagtataka ko eh. Kung hindi mga kongresista, so sino? Diba? Sa totoo lang, huling-huli na sila eh. No, huling-huli na talaga na ang mga kongresista ang may pasimuno niyan. Pero no, pinagmumukha niya talaga tayong tanga, uto-uto. Ano akala mo sa amin, Romualdez? Aanga-anga? Diyos ko, all over the news na nga. Diba, ang dami na nga mga umamin na mga galing sa kongresista ang utos. Tapos sasabihan mo lang, maritis-maritis lang yan. Diba, grabe talaga mga lods, no? Kung maritis-maritis at hindi totoo, so sino ang may pakana ng People's Initiative? Sino yung may pakana ng pirma? Wala talaga mga lods, wala nang aamin. Ganyan kayo, pag nabisto kayo, ang sasabihin nyo, ang hilig nyo kasing magmaritis-maritis. Sa totoo lang mga lods, kahit hindi ako loyalista, pero isa talaga ako sa naging masaya noong inilibing na sa libingan ng mga bayani. Diba, si Apo Lacay, si Ferdinand Marcos Sr. And I believe he is one of the best president in the history. Nakakalungkot lang mga lods kasi yung humanap ng paraan para mailibing sa libingan ng mga bayani, diba, si Apo Lacay, yung taong pumayag na ilibing na sa libingan ng mga bayani si Apo Lacay, ay siya ngayon ang gustong ipakulong, gustong ipahuli ng ICC. Grabe no? Lahat ng pagbabatikos, lahat ng paninira, no? That time, nung inilibing sa libingan ng mga bayani si Apo Lacay, tinanggap lahat ni Tatay Digong. Remember niyo yun? Grabing hatred, no? Ng mga antay, ng makakaliwang grupo, ng mga oposisyon, ng mga dilawan. Grabe ang hatred na natanggap nun ni Tatay Digong. Magbalik tanaw tayo mga lods. Panoorin natin. 7 taon na ang nakalilipas nang ihimlay sa libingan ng mga bayani ang mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ang ama ni President Bongbong Marcos. Paano ba naihimlay sa libingan ng mga bayani ang dating Pangulo sa kabila ng mga pagtutol? Nang mapatalsik ng People Power Revolution ang Marcos Sr. Administration, nanirahan sila sa Hawaii sa Amerika. Matapos ang 3 taon, pumanaw ang dating Pangulo dahil sa komplikasyon sa bato, puso at baga. Ipinagbawal ni Noy Pangulong Cory Aquino ang pagpapauwi sa mga labi ni Marcos Sr. sa bansa. Dahil dito, pansamantalang inilagak sa Valley of the Temples Memorial Park sa Hawaii ang katawan ni Marcos Sr. Taong 1992, nang pumasok sa isang kasunduan ang administrasyon ni dating Pangulong Fidel V. Ramos at ang pamilya Marcos. Si Ramos ay pinsan ng yumaong pangulo. Ayon kay dating Interior Secretary Rafi Aluna III, kasama sa mga napagkasunduan ang maiuwi ang mga labi ni Marcos Sr. mula Hawaii papuntang Ilocos Norte. Ang pagbibigay ng military honors na nararapat para sa isang major na huli niyang ranggo sa AFP at pagbawal na iparada ang mga labi sa Metro Manila at ilagak sa libingan ng mga bayani. Pagka-uwi ng mga labi sa Pilipinas, inilagay ito sa Ferdinand E. Marcos Presidential Center sa Batac, Ilocos Norte. Binlano ni Noy Pangulong Joseph Estrada na ilipat ang mga labi sa libingan ng mga bayani, pero hindi ito natuloy dahil sa mga protesta. Sinubukan ding ilapit ni dating Vice Presidente Jejo Marbinay kay former President Benigno Aquino III ang panukalang ilagak ang mga labi ni Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Pero ayon kay Binay, hindi ito pinansin ni Aquino. Nang mahalal si former President Rodrigo Duterte, I will allow the burial of President Marcos sa libingan mga bayani, not because he is a hero, kung ayaw nila ng iba na yun, but because he was a Filipino soldier, period.
Tinuligsa ito ng mga kritiko at mga biktima ng mga paglabag sa karapatang pantao noong martial law. Sinunog naman na ilang sudyante ng Polytechnic University of the Philippines o PUP ang larawan ng dating Pangulo. Sigaw nila, wala pa rin hustisya ang mga minaltrato noong nanungkulan si Marcos. Pero sinuoy Presidente Duterte na nindigan sa kanyang desisyon. Ang batas nagsabi, sino ang pwedeng ilibing doon? Sabing, presidents and soldiers. Ayaw ng ibang Pilipino, fine. Wala akong demonstrate kayo, fine. Ilang petisyon ang inihain sa Korte Suprema para pigilan ito. Pero noong November 8, 2016, nagpa siya ang Korte Suprema sa botong 951 na mailibing sa libingan ng mga bayani si Marcos Sr. At noong November 18, inihimlay na sa libingan ng mga bayani ang labi ng yumaong Pangulo. Hindi ko alam anong nararamdaman ko. Actually, nung pinanood ko yung video, di ba, nakakakilabot, sobrang nakakakilabot ang ginawa ni Tatay Digong. Ilang presidente na ang nireject ang request na ilibing sa libingan ng mga bayani si Apolacay. Pero si Duterte lang ang nanindigan. Si Duterte lang. Ha? Si Duterte lang na nilalait nyo ngayon. Na pinagsasabihan nyo ng kung ano-ano. Siya lang naman ang nagpalibing sa libingan ng mga bayani ni Apolacay. Tandaan nyo yan. Kaya nakakainis mga lords, no? Sobrang nakakainis. Yung ibang loyalista, ha? Yung iba lang naman kasi not all naman. Nakakainis yung ibang loyalista na mas matimbang pa yung hinayupak na Romualdez na yan, no? Kesa sa ginawa ni former President Rodrigo Duterte. Diba? Nakakainis din talaga yung ibang mga loyalista na mas pinipili nilang suportahan yung si Romualdez, diba? Kesa kay Tatay Digong. Yung iba pa, pinagtatawa na si Tatay Digong. Yung iba pa, sinisiraan nila si Tatay Digong. Talaga lang, ha? Diba? Talaga lang. Loyalista kayo, diba? Diba? Loyalista kayo kasi loyal kayo kay Apolacay. Yung iba dyan, diba? Tumanaw naman tayo. Tumanaw naman tayo ng utang na loob. Utang na loob. Huwag tayong magbubulag-bulagan dito. Mas matimbang pa sa inyo si Romualdez. Wala naman niyang ginawa. Kaya ako mga lords, saludo ako kay Ferdinand Marcos Sr. and kay Tatay Digong. Kaya tama lang yung paninindigan ni Senator Amy. Tama lang. Kasi tandaan nyo, ilang pangulo ang nag-reject. Ilang pangulo ang hindi pumayag para ilibing sa libingan ng mga bayani. Yan si Ferdinand Marcos, si Apolacay. Even former President Gloria Macapagal Arroyo, sa term niya, ipinalibing niya ba? Hindi! Hindi! Tandaan niyo yan! At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan niyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!